ba ang dapat mong malaman bago mag-start ng isang business para maiwasan mo malugi ka agad? Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin ang limang dapat mong malaman bago ka mag-business, maaaring ibang opinion ang mga iba dito. Pero dapat malaman mo ang number 4 sa listahan natin. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago ka lang sa akin channel, like mo naman ang ating video at mag-subscribe at pag-click din ang notification bell para di mo na miss out ang mga bago nating upload. Handa ka na, let's go! Number 1, dapat meron kang pera kahit maliit lang. Una sa lahat, pwede kang mag-start ng isang business kahit wala kang puhunan or kahit ikaw muna mag-isa. May mga business, ang puhunan ay laway lang. Ang puhunan ay ang kanyang sariling skill, talento, experience, or kanyang dedikasyon. So, pwede ka lang mag-start talaga kahit zero money. At marami nakagawa nito na mababasa natin o napapanood natin. Hanggang sa napalaki nila ang kanilang mga negosyo. Pero sa some point sa business mo, maglalabas ka talaga ng pera kahit pamaliit yan. Siyempre, kailangan mag-invest ka din sa mga equipments mo, sa mga produkto mo, eventually sa mga renta mo, or sa mga employees mo. Pero hindi ibig sabihin na magiging hadlang na ito para hindi ka makapag-umpisa. Marami kasi na-stuck sa part na ito na iniisip nila na kailangan nila ng million bago sila magsumubok. Kaya lang ang reality ay imposible na hindi ka gagastos para sa business mo. Kaya kung ang problema mo ay pera, so yun dapat ang una mong trabuhin. Paano kakikita ng pera? Maaari kailangan mo muna magkaroon ng work. So yun ang gawin mo, and then eventually umpisahan mo na ang business mo. Isa parang reason kaya need mo ng pera para meron kang pambalang sa business mo. Lalo na sa araw na mahina or lugi, and the same time para yung meron kang safety net if ever na hindi ito gumana kaagad. Para hindi ka or ang family mo ang mag-suffer kasi wala kang enough na pera. Number 2, dapat willing ka mag-sacrifice. May mga tao na ang mindset nila kasi kapag meron silang business na magiging ayahay na ang lahat, kayaman na sila, hindi na sila magtatrabaho. Kasi mag-hire na lang ng mga tao. At mas madami ang kailang free time and so on. Pero ang katotohanan ay ang baligtad. Hindi ka kagad yaman o kikita, kailangan tutukan mo magtrabaho ka at didadami ang free time mo. Sa totoo lang, hindi sa taong tamad pagkakaroon ng business. Kailangan meron ka matinding mindset at determination para magtagumpay ka dito. Kung gusto mo ng easy-easy lang. At marami kang time na mag-vacation sa Boracay pag nag-business ka. Naku, nagkakamali ka, hindi lang pera ang masasacrifice mo sa business dahil pati oras, effort, physical at mental energy mo ang gagana dito. Masasacrifice mo ang mga ito kasama na rin ng naiilang mga tulog. Ang pagkakaroon ng peace of mind at samot-saring stress ang mararanasan mo sa business. Problema sa business mo, problema sa tao, problema sa produkto, problema sa may-ari ng pwesto mo, meron nagnakaw, meron nasira, and so on. Kaya masasacrifice mo din ang mga okasyon, ang mga inuman ng weekends at mga kapamilya na di mo na nakakasama dahil ang utak mo ay nasa business mo. Kahit pa nga minsan tulog ka na, yan ang napapanaginip po mga nangyayari yan. So ang kala mo mas madali na compare sa nagtatrabaho sa isang company. No district po. Pero ibang level kapag meron kang business dahil kailangan mo at ng business mo na mag-perform dahil napakalaki na responsibility mo dito. Pati sa mga taong umaasa at nag-work para sa'yo. Kapag natatamad-tamad ka at hindi ka 100% dito, ay mabilis na malulugi ang business mo. Number 3, dapat gets mo yung business. Bago ka pumasok sa business, dapat kahit papano ay meron ka knowledge dito. Hindi naman na 100% alam mo lahat ang pasikot-sikot dito sa business. Pero if ever na 100 nga ang alam mo dito, aba, advantage na yon para sa'yo. So, ang ibig ko sabihin, mahirap ang pumasok sa isang negosyo na manghuhula ka lang. Or ang gumagaya ka lang sa iba or kahit sa anong business ngayon. Or yung usong show my business, hindi pwede gagayain mo lang yan na basta-basta na wala kang kaalam-alam. Kung saan mo ito ilalagay, ano ba tamang presyo niyan? Sino ba ang ideal customer mo, and so on? Hindi mo namin na malaman ang lahat ng bagay, and pwede ka naman mag-adjust, matuto along the way. Pero para maiwasan mamalugay, dapat gumawa ka din ng research sa iyong market or sa mga kalaban mo. Ano ba ang tinitindi nila? Ano ba ang price point nila? So ngayon, anong dapat mong gawin para mag-stand out ang business mo kapag nakuha mo na ang mga information na ito? Ano ang dapat mong gawin para mas better na business ka at sa iyo bumili ang mga tao?
Sino ba ang mga ideal na customer mo? Mga bata ba yan? Mga teenager ba yan? May mga work na ba? Kasi for example, ng mga student ang mga ideal customer mo, pero ang presyo ng mga tinda mo ay pang may sinahod naman. Mahirapan ka talaga na mabenta ng mga tinda mo. Kung pang student ang ideal customer mo, dapat ang location ng business mo ay naka-align din doon. Hindi naman pwede na maglagay ka ng school supply business mo na nasa gitna ng bukid, eh di sino bibili doon. Kaya sobrang lamang ng mga tao na let's say fashion nila yung business na yun, na gusto nila layo, na alam nila ang pasikot-sikot na business. Kaya kung wala kang alam na mahirapan ka, hindi pwede na bara-bara business ka lang, although maganda attitude yun na exit ka lang na execute. Na hindi ka natatakot na sumubok at mag-create ng something, pero importante rin na naintindihan mo kahit na 10 or 20% ang business na papasukin mo para di ka totally nahuhula lang. Number 4, dapat wala kang utang sa umpisa. Para sa akin, kung mag-i-start ka ng isang business, dapat wala kang utang. Dapat kung wala kang puhunan or maliit na puhunan mo, nung ka mag-start kung ano yung meron ka na, huwag yung wala. Pero di ko naman sinasabi na bawal umutang kapag may business ka. At totoo naman kahit na yung malalaking company may utang. Kaya lang pinagkaiba nun sa'yo ay alam nila ang gagawin kung paano mabawi ang inutang nila. Kasi tumatakbo na yung business nila. Na-calculate na nila yun na kahit pa may utang sila, let's say 100,000 pesos for example, sa loob ng 3 months ay bawi na nila yun. So ang kaibahan nun sa'yo, wala ka pang experience sa gagawin mong business at hindi mo sure kung kailan mo ito mababawi yung puhunan mo na inutang. Paano kung malugi ka bigla at di gumana yung ginawa mong business? So ngayon may malaki kang utang. Tapos may interest pa yan, kaya mas lalo kang mababaon sa hirap. So para sa akin lang, dagdag pa sa stress mo itong utang na ito sa pagpapatakbo mo ng negosyo mo. Imagine mo mag-start ka pa lang ng business tapos meron kang utang na 100,000. Tapos may problema ka pa sa tao mo, sa iyong mga suppliers, tapos dagdag pa itong iyong iisipin. So kung based sa pagkakaalam mo sa research mo na 100,000 pesos nga ang dapat mong puhunan, bago ka mag-start ng business na yan, dapat trabawin mo muna yan paano mo makukuha or may ipon na 100,000 pesos na pangpuhunan kaysa umasa ka na lang sa utang. Kasi kung magagawa mo ang paraan na yan, kahit pa sa maliit na paraan at hindi sa instant tulad ng utang, for sure, pag mag-start ka ng business, marami pang bagay na magagawa ng paraan doon. Kapag nagkaroon ka ng problema, kadalasan kasi ang naging easy as way out natin ay utang, na hindi na tayo nag-iisip at gumagawa ng mga paraan o discard kung paano pa tayo kikita. Number 5, dapat hindi problemahin ang mga permit. Una sa lahat, hindi ko sinasabi or ini-encourage na kumuha kayo ng mga permit para sa mga negosyo or sa iba pa mga requirements para makapag-operate kayo ng matiwasay. Siyempre, may mga ilang establishment na required na meron ka na agad na mga permit. Dapat talaga meron yan at dadaan ka dito eventually. Pero marami kasing tao ang hindi makapag-umpisa mag-business kasi ito una nilang pinoproblema. Na kaya siya din nila alam na regarding sa mga permits at sa iba pang mga requirements, kaya na-stuck sila sa kakaisip at kasakakaplano. Kaya ang dapat mong unang problema ay na yung paano mo mapapatakbo yung negosyo at paano ka pagkikita dito muna bago mo isipin ang mga permit na yan. Kikita ka ba talaga dyan? Hindi ka ba lugi sa ginagawa mo? And so on. Lalo kung mag-start ka sa bahay mo or sa ilang pwesto na hindi naman required na meron kang permit ka agad. Unahin mo isipin o problemahin kung paano mga pagtatagumpayan ang business mo, then eventually yung may mga permit na ang problemahin mo or ipalakad mo na lang yan kung wala ka talagang time. Okay po, bago matapos ang aking video, in summary, ito po ang 5 business na dapat mo alam mo kang mag-business. Number 1, dapat meron kang pera. Number 2, dapat willing kang mag-sacrifice. Number 3, dapat gets mo yung business. Number 4, dapat wala kang utang sa umpisa. At number 5, dapat hindi mo problema ng mga permit. Okay po, kita-kits po tayo sa susunod kong video. Big thank you po. Kung natuto ka, pakisubscribe naman, pakiclick na rin ang bell upang lagi ka manotify sa mga susunod pang videos. Thank you and God bless.